Services, ha, na kung gusto niyo nga daw pong mapalawig ang inyong kaalaman, maaaring gamitin niyo po ito sa inyong karera or para lang lamang po na magkaroon kayo ng sabihin na nating karagdagang kaalaman, ano, for your own personal growth. At alamin natin mula po sa ating panauhin, siya po ay nasa Zoom! Zoom, zoom, zoom! Papaya! Si Dr. Melinda de la Peña Bandelaria, Chancellor po siya sa ng UP Open University. Dr. de la Peña, Dr. Bandelaria, sorry. Good morning, Tony and Casey po. Yes, magandang umaga po, Ma'am Casey and Sir Tony at sa mga taga-subaybay ng inyong programa na On The Spot. Magandang umaga po sa lahat. Salamat Good po. Good morning. Kailan po ba magsisimula itong mga free courses po sa UP Open University? Alam niyo po, Sir Tony, simula po noong 2013 ay ginagawa na po natin ito. At yes, opo, higit po nating tinalawak, syempre nung panahon ng COVID-19 pandemic, kasi nga hindi naman tayo magkakaroon ng mga face-to-face training programs. So, pinalawak pa po natin ito. At ngayong taon nga po na ito ay inilabas na namin yung schedule sa buong taon mula Pebrero hanggang Disyembre. So, nakalista na po doon yung mga kurso na pwedeng tingnan at enrollan ng ating mga kababayan, hindi lamang dito sa Pilipinas, ha, kahit yung nasa ibang bansa. Pwede pong mag-enroll kasi fully online po itong ating mga kursong ito. So, pinalawak nyo lang po, meaning to say, ilan po yung mga dinagdag nyo po ng mga subjects? So, ngayon po siguro may mga lima, kulang-kulang sampu na mga bagong kurso ang ating idinagdag. Ano po? Pero, yung mga dati na po nating inio-offer, katulad po nung para sa ating mga guro, yung ating pagtuturo kung paano magturo online, blended, lalo yan po yung kailangan ngayon, patuloy po natin, paulit-ulit po nating ino-offer. At ito naman po ay libre, kahit ilang beses po kayo mag-enroll, kahit ilang kurso ang inyong enrollan, wala pong limitasyon, kayo po ay pwedeng-pwedeng mag-aral. Ibig sabihin po ba na, Dr. Bandelaria, na kapag gusto mo mag-enroll in one particular course, pwede mo pong isabay na mag-enroll in another course? Pwedeng pagsabayan? Yes. Basta po, ang titingnan lang po yung schedule kasi meron po mga magkakasabayang schedule, meron magkakasunod. So, tingnan nila yung mga schedule ng offering nitong mga kurso na interesado sila. Yes. Kung meron magkasabay, pwedeng-pwede rin pong magkasabay. Basta kakayanin po ng kanilang oras, ng kanilang powers na sinasabi natin. Yung powers? Opo. Kapag ganito po ba na online course, just to give us an idea, may kaharap po ba na instructor or professor yung mismong nag-enroll sa online course? Wala po. Lahat po ng mga lessons ay pre-recorded na. Ah, okay. So panonoodin nyo na lang po. Walang interaction. Opo. So ang interaction po mangyayari doon sa tinatawag nating yung learning management site or course site. Mm-hmm. So pwede po silang mag-post ng mga tanong doon at sasagutin po iyon ng ating guro, ng ating mga nag-a-assist sa atin. Kahit po yung mga kaklase nila pwede rin pong sumagot. So magkakaroon din po ng interaction. Hindi nga lang po real-time na katulad ng ginagawa natin sa kasalukuyan. Yeah. Opo. Kaya po kahit yung nasa ibang time zone, umaga sa kanila, gabi sa atin, wala pong problema, i-post nila yung kanilang katanungan, yun po ay mabibigyang kasagutan kapag po humarap na uli yung teacher sa kanyang computer at tiningnan ulit yung kanyang course site. So eventually, yung pong mag-enroll sa kurso, may chance din siya na makita at makausap via online yung pong nagtuturo nitong kurso or nung subject. Kung ano po, kung yung katulad po nung ginagawa natin sa kasalukuyan, kung may mga nakaschedule po. So, usually po yung ginagawa namin, sa simula ng kurso, meron kami ginagawa na ganito, may live lecture kaming ginagawa. So, nakakausap nila ng ganito, ano. And then, siyempre, hindi naman po lahat ay nakaka-attend dun sa mga synchronous session na ito. Nagtatrabaho sila. Usually, ang mga lectures natin, alas 9 ng umaga, alas 10 ng umaga, karamihan sa kanila nagtatrabaho na. So, kung hindi sila makaka-attend, panoorin na lang po nila yung recorded lecture para hindi naman po mawala yung pagkakataon na marinig nila yung lesson. Pero may mga pagkakataon din po na may mga ganitong synchronous sessions. Dr. Bandelaria, paano niyo po napili itong mga dinagdag niyo po ng mga short-term courses? Ano po ang naging batayan ninyo to choose which ones you will add to the offering? So,
ito po ay depende halimbawa sa mga nakita namin ng mga issues, ano, mga pangangailangan. So halimbawa po, yung i-offer ngayong Pebrero, meron po kami yung gender sensitivity training. So kailangan po maging aware tayo dito sa, at maging gender sensitive tayo. So ito po, i-offer natin. Bagong kurso po ito, first time po nating i-offer ngayon. And then yung graphics, basics of graphics design, ito naman po siguro pangalawa, pangatlong beses na i-offer. Nakita rin po yung pangangailangan ng nitong skills na to, yung mga gusto talagang magkaroon ng mga extra incomes sa pamamagitan ng pag-engage sa mga trabaho na nangangailangan itong skill na to. So pwede rin po nilang, so yung depende po doon sa skills, sa una, skills na pangangailangan ng ating mga major industries, skills na pangangailangan ng ating mga guro, katulad nga po nung magpandemya na kailangan nilang matuto online. Opo. So yun po, ibinibigay po natin ito sa ating mga mag-aaral. Mga kahit ano pong edad, ganyan, anong profesyon. Opo. So walang age limit. Wala po. Oo, tapos wala ring quota. Wala po. So kahit halimbawa. Tapusin mo lahat ng kursong ino-offer nila, gano? Hindi, halimbawa you own a small business, okay, and you want halimbawa your staff to learn about gender sensitivity. Yes. Pwede mong sabihin na mag-enroll kayo dito. Pwede 'yon, hindi ba? Pero yung quota bang sinasabi mo, for example, in one particular course, pag in-offer 'yon, you can only accommodate 30 five participants, gano'n? Oo. Wala. As many as, wala pong ganun. As many as, ang ating pong mga, yes, ang ating pong mga kurso ay dinisign at ang tawag po ay massive open online courses. Massive. Yes, opo. Sa ibang bansa po, yung karamihan na nag-o-offer nito ay mga hundreds of thousands of students. Opo. So, ngayon, itong gender sensitivity po na ito gender na yung sisimulan po natin ngayong Pebrero. Ang huling narinig ko po kahapon ay nasa kulang-kulang 8,000 na ang nag-express gender sensitivity alone. Yes po. For that particular program alone, mahigit 8,000 na. So, 8,000 na yung mga nag-register kahapon. At ang narinig ko ay mukhang posibleng umabot pa na. Yung makeup artist po namin, gusto mag-enroll sa online course niya. May kurso ho ba kayo ng pagkukulot ng buhok o mga ganon? Ano po, ganito po, kanina tinanong ninyo ano yung nagdi-determine, anong pinili ninyo. Inaano rin po namin, kasi ang TESDA po ay nagbibigay din ng mga ganitong kurso. Opo, mayroon din po mga libreng kurso ang TESDA, na ganito rin po yung nature, open online course din. So pagka po mga halimbawa po yung mga technical skills na ganon, TESDA po TESDA yung nag-o. Ang maganda dito, Dr. Bandelaria, libre siya, hindi ba? Libre po, at libre. At ang kailangan mo lang ay dalawang bagay. Internet connection, yes, at yes, gadget. Yes. Yun lang. Kahit hindi kinakailangan laptop, or hindi kinakailangan tablet. Pwedeng phone lang. Pwedeng phone. Smartphone. Pwede po. Kasi pwede naman po kayong mag-interact. Pwede naman kayong mag-upload ng mga using your cellphone. Yes. Whatever gadget. And then, mayroon din po tayo mga tinatawag na community e-centers. Pwede po silang pumunta doon. May mga e-centers po tayo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na pinoprovide ng ating mga local government units. Yes, libre po ang paggamit ng computer, libre ang paggamit ng internet. Tapos you'll get a certification after. Yes, ma'am. Pwede po mag... Pero ang kailangan po, kasi meron kami mga hinahanap na learning activities, may kailangan po naman silang gawin para mapatunayan naman po natin na natuto sila. Yes. Tapos tinitingnan ko po yung schedule ninyo, yung duration for a single topic, no? Halimbawa yung basic digital graphics design. Yeah. Pag sinabing February siya ino-offer, it goes on for the whole month of February. Nagre-range po yan. Karamihan po yan, 4 to 6 weeks. Ang duration ng mga kurso. Every day? It doesn't have to be every day. Kasi naka-self-paced siya. You can follow your own schedule. Opo. So halimbawa po, kung gusto nyo, tapusin nyo ng isang araw yung buong kurso, pwede rin po yun. Pwede rin tapusin nyo ng isang linggo. So self-pacing po, as long as magagawa ninyo lahat ng learning activities, which will be the basis for the issuance of the certificate. Ayun. Very nice. Exciting. Sige.
Pero ngayon po, may mga malalaking challenges tayo ngayon. Yung tinatawag nilang ChatGPT, kaya kailangan maging mahusay din yung paggagawa ng mga learning activities natin. Ano po yan? Chat? Yung sa AI po, yung artificial intelligence, na sila po yung sumasagot ng mga... Sila po yung sumasagot ng mga exams, sila mga essays. So, nagagamit sa pangdaya yun? Po nila. Hey, wag naman. Eh, wala ka matututunan kung sa AI mo iaasa. Oh, exactly. Parang dinaya mo lang yung sarili mo. Exactly po. So, sa side po naman natin sa universidad, syempre, kailangan din po naman nating bigyan ng kaukulang pansin. Yes. Para kahit paano, eh, masigurado natin na ang sumasagot sa atin ay yung mga mag-aaral natin. Tama naman. Worth naman din po yung certificate na ibibigay natin sa kanila, lalo may tatak ng universidad dyan. Yeah, at may pirma ng coordinator ng course. Oh, sa ibang kataon nga po, ako pa yung pumipirma. So, medyo mahirap naman po yung kasi. Hindi naman po namin kayo isusuplong sa Senate Blue Ribbon Committee. Grabe. Dr. Bandalarian, naubos na po oras namin, pero salamat po. Ah. Kami po ay pinaunlakan nyo ngayong umaga. Thank you so much po. Salamat din po sa opportunity. Thank you very much. Magandang umaga po.